sampai mati aku. Balik na rin ako ng Pilipinas. Chris, kita! Oy, Elias! Kamusta man? Kamusta pa yan? Eto, nakabalik na ng Pilipinas. Medyo jet lag eh. Kawag stop. Eto, ayos na. Siguro nga, balita kami ng Pilipinas. Bagi sa kapalik. Kontra niya sa kapalik. Salamat. Salamat na pala sa pag-asigas mo na kapalik. Ako na yung lalo na para pa ito. Talaga yung nasa na kagandaan ng mariposang bahay na inyo. Sige, salamat. Punta mo na siguro sa plaza. Nakita ko napakaganda eh. Saglit pang sama na kita. Hindi na, hindi na. Baka maabala na kita masyado. Ilang na. Elias, alis na ako ah. Clara? Chris? Hey, Clara! It's great to see you. Kamusta na? I'm doing pretty well. Ikaw, kamusta ka na? I heard, ngayon pa palang bumalik from America? I'm good lang naman.
That's good. I heard about your dad. I'm sorry and condolence nga pala. That's okay lang naman. That's good. Ay, wait. Papa's calling me. I think he needs me to run some errands. I'm sorry. Pwede bang next time na lang? Oh, sure. I would love to be there for you. Okay, let's just text me Napakita naman ang utak mo. Aba, may dyan ako magsinuha, ha? Pedro, nasasaktan ako. Nakulakin ka. Wala ka na mabigay sa amin ng mga tropa o pang inom. Nakasilbi. Para ito sa anak niya. Pero sir, hindi po. Sige na. Hindi po maaari. Sige, ganito na lang. Bibiling ko na ng lahat to. At para makauwi ka na rin at maansigasin mo yung mga anak mo. Sige na. Akin na. Ako na lang. Sige. Ingat ka. Sorry ngayon lang ako nakauwi. Pasensya na at ngayon lang kita nabisita at hindi man lang kita napunta bago kay Bibi. Nakakalungkot nga lang dahil hindi mo ako nakita makapasa sa bar exam. Hindi ko pa rin kinakalimutan yung mga parangal mo. And I promise, I'll get justice. Once na malaman ko ang totoo, please guide me, Dad. Love you. Ibarra po.
Para! Anak ni Don Rafael. Opo. So, kamusta na? Kamusta na? Ayos naman po. Alam mo ba? Napakabait na tao ng tatay mo. Sayang nga lang at namatay siya ng aga. Tinulungan niya kami nung kami nangangailangan. Lalo na ako, nung ako'y nagkasakit, sinuportahan niya ako financially. Kaya nga nung siya'y namatay, lubos ako na lubot. Kasi tingnan mo ngayon ang gobyerno, pinalitan na ng gahaman ng mga tao. Wala na silang maisip kundi kurapin ang ating bayan. Lahat ng ginawa nila para sa pera. Umapatay sila para sa pera. Kaya nga, magpakabuti ka at sundan mong yabak ng iyong ama. Obo, obo sir. Sige na, mauna na ako. Magsisimula na ang klase ko. Mag-ingat ka, mag-ingat. Obo. Magkikita ba ulit tayo? Mamimiss kita? Oo naman, sisiguraduhin ko magkikita pa pa rin tayo. Mamimiss din kita. Nandito lang ako palagi. At lagi akong nakahanda akong tulungan ka. Mag-iingat ka doon. Ako rin sa'yo, Clara. Ito nga pala. Gusto ko lang sabihin na ever since... Ito na rin gusto na ang aking pag-aling. I'm afraid that our communication will be gone. Si Dad, gusto niya rin ito para sa akin. Gusto ko rin ito. Tara, ayoko na mawala. This necklace will remind you of me. I really like you too. I never had the strength to confess to you. Kasi baka makasira yung friendship natin. I'm having sex. Hey, please, Mark. Clara. No, it's okay. Matagal mo na itong pinapangalan. I know, but let's promise to keep in touch. I promise. Promises? Sometimes you forget about it over time, eh. Di talaga natin mapapredict yung future. It's been years since andito ulit ako. But still, it makes me feel at ease. Napakaganda talaga ng view dito. Ganda nga. Thank you nga pala for bringing me here again. It's been a while and I think we have a lot of catching ups to do. Kasi nung umalis ka, may tawag, text or update, wala eh. You're welcome and I'm sorry nga pala. I got busy with studies eh. I forgot to update. So wala kang pahinga? Meron naman. Look, I still had your letter off. Palagi ko siyang natago sa wallet ko. And I can see that you're still wearing the necklace. Para saan ko? Inaya kasi ako ni Clara sa isang charity event. So, kaya ang balak ko, ibigay ko na lang yung mga luma ko gamit. Oo, oh, ayun. Sige, tara na. Thank you.
Clara, nandito ka na pala. Ito po pala si Chris, kababata ko. Inibidahan ko lang para sumama sa atin dito. Ah, oo nga, Chris. Oh, lalong atang gumagawa ka. Kumusta na, Chris? Tapos ako nalulungkot sa pagkamatay ni Gonzalo pa eh. Buti na naman. Ayos lang. Buti nga pinaulakan mo ang aking imbitasyon upang makibahagi ka dito sa charity event. Siya nga pala, Kapitan Guevara. Ito nga pala si Kapitan Guevara, siya yung chairman dito sa barangay na tutulungan natin. Buti ba nakilala ko Alam mo, to announce our relationship, I think we should go sa birthday party ng Papa. He's actually inviting you, eh. Sure. Di na ako makakatanggi dyan. Should I wear tux, love? You're so extra, kamo. But I'm going to tell na no backing out na, okay? Baka mamit mo pala yung mga, ano, co-workmates ng dad mo noon. And since concierge nga siya, di ba? Nakaka-excite. Salamat sa pagpunta. Magsiupo muna kayo at hintayin natin ang mga makakain. Lara, looking good ah. Dito ka na mga upuan, marami tayong pag-uusapan. Ay, hindi na po may URC consolation na lang ganito pang katabi niya ang kanyang asawa. Doon na lang ako sa malapit sa aming lupa. Oh, ayun na. Kain na. Bancheros, Mr. Damaso, anong problema? Anong makakatawa, Alvarez? Wala. Naawa lang ako sa'yo at puro buto ang iyong nakuha. Iaalok ko lang sana sa itong party ko na puro laman. Aba, akala mo nung matanggap ako ng pagkaayula sa'yo? Saligtang katulad mo? Aba, kaya pala napupunta sa'yo ang puro buto?
Para ka ng asong pangada-ada. Ikan ba kung ayaw lobyo mo? Punta sa energy na lang hindi sa sakin. Ha? Pero ang ganda ng damit mo ngayon, ha? Maraming salamat na nagtulong ko pa rin tumingin ng bagay ko rin. Hindi kasi kapunta, di ba dyan? Kala mo sa buro lang punta kasi sa karon. Di kaya ng damit ng isa dyan, kala mo ang kumot at kortina na ginawa ng imbuli. Excuse me po everyone. I would like to make an announcement. Ako tsaka si Chris, lately, nag-hangout kami and I think we started developing something again. And I would like to announce na kami na ulit. Oh, good news na naman ka! Hindi pwede. Isa ang anak ni MSP niya. Masisira ang repato siya ni Clara. Naisip pa pa mga sinasabi mo, Tiago? Walang maibibigay na magandang kinabukasan niya kay Clara. Salamat sa opinion mo, anak. Enjoy muna natin ang gabing ito. Pasensya ka na. Hindi ko alam na sasabihin nyo ng dating mayor. Pero huwag kang mag-alala. Botong-boto ako sa'yo. Lalo pat alam ko na bata pa lang kayo ni Clara ay may pagtingin na siya sa'yo. Basta, huwag mo lang kasaktan si Clara. By the way, you can call me Tito. Okay lang po yun. Hindi nyo naman po yung kasalanan. And salamat po at nag-approve po kayo sa aming relasyon ni Clara. At baka alam niyo naman ako yung pagpano ng aking ama. Kaya po tutulong po ako on my behalf of my dad's responsibility as a counselor po na ama. Pwedeng-pwede. Maraming mga pinapatupad na programa ngayon sa ating bayan para makatulong sa mamamayan. Thank you for accepting my offer, Tito. And I hope we can tag along. And I hope that marami pa tayong matupad na... Marami pa po tayong matupad na pangarap. Oh, yes, sure. I'm looking forward to work with you. Saka marami tayong matutulungan na tao para sa mga programang mabubuksan natin. Kaya, anong oras na rin? Baka pagod ka na rin. Sige po, dito punta ko muna po si Clara. Sige. Sige po. Nandito kami pala. Ano, ang steady na. Ang saan yung mga gamit ni Dad? Ayun. Mabait siya at mabuting katrabaho. Kasi siya sa pinakamabuting leader niya. Paano po nasabi ng dating mabuting siya ni Sipo? Siguro ang bibiro lang yun. Ayan na. O siya, pabalik na ako. May asa ka siya pa. Sige. At tawag niyo lang po kung wala ka buwa ka. Sige, salamat niyo. Magandang araw po, Mayor Salvi. Ikaw si Chris, tama? Opo. Pala ko ay kaibigan mo si Clara. May na pala. Kaya ano pa kalakas ang loob mo nakita ng sandulat ni Clara? At tingin mo ba talaga ay bagay kayo? Manin ko po. Nagmamahal lang po kami ni Clara. Kaya dapat niyo lang po respetuhin ang aming relasyon. Walang talaga ang pag-ibig. Sige, at maraming pamakasi ka suwin. Sige po. Maraming salamat po. Magandang araw po, ah. Sir, please! Huwag mo lang tawagin, sir. Please na lang. Kamusta nga pala kayo? Ayos naman po kami. Ito nga po pala tanong si Patulio. Maraming salamat na po pala sa tulong na yung binigay. Ito siya at natanggap ko sa scholarship para sa pagkakas electrical college.
Anak, mas hindi ko alam yung mga si Clara. Andang umaga po, sir. Ito ang mga labas yung mga. Pagbuti ko po darap ako, tapos sa iyo, huwag mo lang na sir, una na po kami at pupunta pa po namin yung anak kong bunso. Mag-isa lang po kasi siya sa bahay. Sino kayo naiingat kayo, ha? Ano ginagawa mo dito? Ang helper po ko ni Consigliato. At tungkol na po pala sa dinner party. Wala na ako dapat ipagawin. Wala na ako dapat ipagpuman niyo sa'yo, Chris. Isang taxi at suti ang ama mo. Yan ang sinasabi ko sa'yo noon. Alam ko pong malinis ang pangalan ni Dad. Lalabas din ang katotohan na itinatago niyo. Kaya po lumaban si Dad sa gobyerno. May dahilan po yun. Dear dating Mayor Bernard Damaso, ang dati ko nang malalamang sekreto tungkol sa'yo. Ikaw talaga ang taksil at salot sa lipunang ito. Pinapahirapan mo ang mga scholars na sana'y nag-aaral lang ng mabuti at mabubuhay ng mapayapa. Marami akong ebidensya na ikagugulat mo kung hindi mo ito tatapusin. Tulad ng pagpapadala ng illegal drugs. Nasaan niya mga droga? Nasaan na? Bigyan niyo na sa amin! Nasaan kami na pa sige, papatawag na lang namin kayo pag may pinagawa na si Damaso. Pang-aabuso at pagpaparusa sa kanila. Ginagamit niya sila para makatakas sa kasamaang pinagkagawa niyo. Pagprotekta ng pangalan niyo pero pinakasira ng mga estudyante. Grabe naman talaga. Isa pa ang mga pondo na dapat pampatayo ng mga estruktura at pangtulong sa kapakanan ng nasasakupan niyo. Pinamanipula mo ang sunod-sunuran na mayor ngayon. Kinagamit niyo ang mga pera sa luho at tisyo ninyo. Iba po mas mag-do muna yung project ni Rafael. Bakit naman? Meron naman mo din paraan pa sa present. Di tayo magbe-benefisyon dyan sa pondo na yan. O kasi, binigyan na natin ang yate. Siguro na ba yan, sir? O, parang para baka naman na natin. Sige, kung ano yung gusto. Kung gusto mong malabasan to, gawin mo ang dapat deserve ng mga students na binigyan mo ng scholarship. Iibig lang ang bawat estudyante na makapag-aral at ng mga mamamayan ang mas magandang buhay. Hindi ang mahirapan at maging sunod-sunuran nyo. Kung wala ka pa reaksyon na gagawin, na ewan ko na lang. Alam mo na ang katapusan mo at ang mga puppet mo, Damaso. Walang ganan talaga itong taong to. Walang saysay itong taong to. Paano kaya niya ito nalaman? Ah, anak ni Rafael, siya at siya lang ang sisira sa akin. Manda siya sa akin. Hello. May papaligpit ako. Gusto kong malilis tulad ng dati, ah. Magandang hapon, Iho. Ah, magandang hapon po. Ba't ho kayo napaparito? Nais ko lang sana sabihin sa iyo ang totoong nangyari sa abang. Ano po ba yun? Matapos nung gabi, sa bahay ni Chad, alam ko magugulahan ka rin at susubukan mo maghanap na sagot. Itatago ko na sana sa iyo bilang hiling ng iyong dad. Dahil alam niya na may gagawin at gagawin ka rin. Pero sa nangyari kagabi, baka doon din na huhuntong yan kasi mas mabuti pang malaman mo na kagad bago ka pa mapahamak. Papatay ng mga tao ni Damaso ang paandad mo. Ito ay dahil sa mga nalaman niya tungkol sa tunay nangyari sa pamamahala ni Mayor Sagi sa patnubay ni Mayor Damaso. Kinokompronta niya sila sa nangyari at sinusubukan pa siyang isama sa, ng dalawa sa mga
di makatarungang nilang gawain. Umayaw ang dad mo at patahimik siya ng mga tao ito. Pagitan na panangako, dapat patayin. Hindi lamang siya maging ikaw, Chris. Kaya walang nagawa si Rafael, kundi manahimik. Pero sinubukan niyang gumawa ng para upang unting mabuking sila mayor. Yun nga lang ay nahuli siya ng mga tao. Habang pauwi galing munisipyo ay nabalik ito. At sa journal lang mga ibigay ka, pangyayari na kanyang nalaman. Salamat po sa pagpapalam, pero maaari niyo muna ba akong maiwanan? Hayaan niyo muna po yung mga nangyayari dyan. Sige, maayos ka lang. Ayos ka lang ba? Nakakapagkwentuhan ba kayo na madalas ni Dad? Oo. May nakakwento ba siya sa'yo about sa trabaho niya? Tungkol doon, may kailangan ka palang malaman ng diary. Nakita ko na yun. May sinabi ba sa'yo si Dad tungkol sa Dan? Tungkol doon, may nalaman ka ba? Oogs, kung tutuusin gusto ko na rin magsalita eh. Gusto ko na magsumbong sa mga otoridad. Kaso masyado silang malakas. Pero sinubukan ko takotin yung mga bastador na. Ano ginawa mo? Nag-send ako ng email. Pero kahit naman gawin nila yung mga pinapagawa ko, ililig ko pa rin naman yung mga nalalaman ko. Chris, kailangan ko ng tulong mo. Pero Elias, delikado. Nilalagay mo sarili mo sa kapahamakan. Wala tayong sapat na ebidensya para may paglaban. Chris, kahit suporta mo na lang. Pero Elias, paano kung mapahamak ka? Nawala na nga si Dad, tas ikaw pa yung susunod? Ikaw na nga lang natitira kong kapamilya? Mag-alala ka rin. Handa na. Besides, nandiyan naman sila. Elias, nagjo-joke ka ba? Chris, kahit suporta mo na lang. Pag-isipan mo rin, para din yun sa mga taong mahal mo, pati sa pagiging anak nyo ni Clara. Elias, maasahan mo ko. At maraming salamat sa lahat. Welcome, everyone! Everyone, can I get your attention, please? Magandang araw sa inyo. Una-una sa lahat, gusto ko kayong pasalamatan para sa pagpunta sa aking party. We are gathered here today for my SPD The Party. And para sa pagbubukas ng bagong educational project na matagal nang nasimula ni dati Konsehal Rafael Ibarra. At siya, tayo magsaya. Para sa dating mayor! I would like to announce the engagement of my very own daughter, Maria Clara, and to our very own mayor, Eric Salvin. Clara, where are you? Clara? Papa! Anong sinasabi niya anak niya ko? Anong engagement? Tawarin mo ako. Sasabihin ko rin dapat sa iyo. Arrange marriage kami ng mama mo. At kinasal kami ng pinagbubuntis kanya. Pero bakit ka pumayag? Para din sa kaligtasan natin to. Halika na! Everyone,
Let's toast for the engagement of my very own daughter Clara and Mayor Salvi. Goodbye! We have enough evidence to put you in jail. Hindi. You say can and will be. Di ba na? Ako na ako sa banda. You have the right to an attorney. Oh, anak. Naiwan na muna kita. May gagawin pa kasi ako eh. Sige. Okay. Alaga ako muna si Chris. Sige. Tatawag ako ng Mayor, okay? Teka! Pagpahin ako, please. Please. Hindi lang po ngayon pasal, okay? Na-blackmail lang si Dan. Kaya napiliitan siya, okay? I really love your voice. Mahal na parang ito. Mahal na mahal rin kita. Two, three, hop, look.
ko lang. Mabuti siya. At isa siyang magpapagalit. Ano? Excuse me, everyone. Also, your other supported murder, abuse, and for raping Mia Alba. We have enough evidence to put you... Okay, itigan. Ang ama mo ang makalaban. Tumitibali sa mga bagyar mo. Walang tulong ang ama mo dito. Hindi kasama yun. Para sa dating mayor, Gamba! Pinapaulit niya, I promise. Boy, quit! Ah, wala kang pahit. Parang in bad condition na siya. Boy!